What's up guys? Ngayong araw, mangangawil muna tayo dito sa mangroves namin ulit. Tapos ayun na nga, pagkadating na namin dito guys, may nahuli agad kami dito ang isang talakito. Siyempre guys, dito na rin natin ito lulutuin sa sirang prinsa dito ng palisdaan. Papaksiwin nga lang namin ito ni Dugong kasi ito yung favorite ni Dugong na luto. At ayun na nga guys, kumain na si Dugong. Grabe ka talaga Dugong, pag ang content natin ay pagkain, grabe tuwan-tuwa ka talaga, ngising-ngisi ka. What's up guys? Ngayong araw dumating na nga pala itong order natin na portable stove tapos itong ating butane. Grabe guys, excited na si Dugong na gamitin ito. Kaya nga dali-dali akong pumunta agad sa bahay ni na Dugong para gisingin siya. Kaso pagdating ko sa kanilang bahay, grabe, nakanganga pa si Dugong, sabog pa yung laway. Sabi niya nga guys sa akin, mamaya daw wag ko daw galambalain yung kapugian niya, nananaginip pa daw siya. Pero guys, nung sinabi ko sa kanyang ang content namin ngayong araw ay magluluto kami nung nahuli naming isda tungkol sa pagkain, grabe, gumising agad siya. Bago nga pala kami umalis, sabi ko sa kanya, shoutout ulit sa bahay ni na Dugong na maganda. Guys, last na content na muna namin to ni Dugong na nangangawil kami. Kasi guys, may oil spill dito sa amin, alam nyo naman po yun kasi bawal pa talaga dito sa aming mga isda. Kaya lang po kami nangingisda ay para makagawa lang kami ng content. Sa pangangawil lang po muna kami titigil pero gagawa po kami ng content na iba doon sa mga loob ng palisdaan namin. Hindi naman kasi guys nakapasok yung oil spill doon sa palisdaan. Tapos ayun nga guys, nakarating na kami dito sa timaan ng lolo ni Dugong at kinabit ko na agad yung hipon doon sa pangawil natin. Pero maya maya lang, grabe guys, may humigit agad doon sa pangawil ko. Syempre dahan-dahan kong inangat at iningatan ko pa, baka kasi malagot. Pag angat ko nga dito sa taas, grabe, kala ko'y napakalaki, napakaliit lang naman palang lapu-lapu. Grabe guys, tinawanan ako dito ni Dugong ng sobra-sobra, halos malaglag na siya dun sa bangka. Sabi niya sa akin, sobrang lakas ko daw humigit, eh, liit na liit lang naman daw. Pero sabi ko guys kay Dugong, babawi ako at malalaki na yung mahuhuli ko. Kaya dito sa part na to, sabi ko sa kanya, tingnan mo. Pero nga guys, nung pag-angat ko, grabe, maliit pa rin, isdang tandain. Kaya tinawanan naman ako ni Dugong. Pag ganitong isda nga pala guys, ang dumawi sa pangawil nyo, talagang hindi nyo mararamdaman kasi sobrang hina lang nilang dumawi. Pero guys, pag isdang talakitok o kulapo yung dumawi sa inyo guys, malakas talaga silang humigit, magugulat talaga kayo. Kaya nga dito sa part na to, medyo nagulat ako. Kasi isdang talakitok yung nahuli ko dito at tuwan-tuwa nga ako. Sabi ko kay Dugong, ano, sabi mo sa akin, maliliit lang yung nahuli ko. Ayan o, may talakitok na nga akong huli. Pumalakpak nga siya guys, natuwa nga si Dugong. Pero yun pala, kaya siya natuwa. Alam niyang siya rin ang kakain nito mamaya pag niluto na namin. Grabe ka talaga Dugong. Tapos guys, ayun, niyaya ulit ako ni Dugong dito sa ibang timaan ni Lolo niya. Medyo wala na kasi daway doon sa pinuntahan naming nauna. Dito naman sa part na to guys, hindi ko alam na dinadaway na kaya hinigit ko na lang. Pero nung pagangat ko guys, meron pala akong nahuling isda. Ayan, isdang tandain. Medyo malaki naman ito guys kaysa doon sa mga nauna naming nahuli. Kaya sabi sa akin ni Dugong, goods na daw yan, malasa daw naman kasi yun. Tapos biglang sinabi sa akin ni Dugong, napapakitahan niya daw ako. Kaya hinagis niya na agad itong isang piraso ng hipon doon sa malayo. Tapos ayun guys, maya maya lang nag-concentrate muna siya at bigla na nga dinawi yung kanyang pangawil. Tapos ayun nga guys, pag higit niya may nahuli na agad. Sabi niya sa akin, napaka basic lang naman daw mga well, bakit daw ako nahihirapan? Share ko nga lang sa inyo guys, nung mga bata pa nga kami ni Dugong, ang dami namin ginagawang activity dito sa aming mangroves. Minsan guys, nanguhuli kami ng ayama, minsan naman nanguhuli kami ng kalantugas. Tapos ayan, minsan ganito nangangawil kami lagi. Sobrang sa ulo na nga namin guys itong buong aming mangroves. Siguro nga guys, kilala na rin kami ng mga isda dito, tsaka ng mga talaba, tsaka na rin ng mga suso at ng mga ayama. Tapos maya maya lang, nung nadagdagan na yung mga huli namin at ito na nga, sabi nga ni Dugong, lutuin na daw namin kasi medyo marami-rami na rin daw, hindi naman daw namin maubos itong dalawa kasi dalawa lang kami. Kaya nga sabi ko kay Dugong, isagwanan niya muna at hahanap kami ng perfect spot. Tapos ayun, tinuro ko sa kanya yung lumang sirang palisdaan na nasa tabing ilog, ayun. Lapit nga namin dito guys, talagang napakaganda. Balak pa nga yata ni Dugong maligo kaso biglang naisipan niya hindi nga pala siya mahilig maligo kaya wag na lang daw. Pagkadating namin dito guys, pinaabot ko sa kanya agad yung aming mga nahuli tsaka itong mga gamit namin sa pagluluto. Maya maya nga lang guys, sabi sa akin ni Dugong, total iisa pa lang naman daw yung nahuhuli niya. Ihahagis niya daw muna itong pangawil dito habang nagluluto at naglilinis siya ng isda. Baka ka daw kasi may dumawing pating, eh mas maswertehin siya ngayong araw. Sabi ko sa kanya, wala namang pating dyan. Tapos ayun na nga guys, nilinisan na ni Dugong yung mga nahuli naming isda. Expert na expert nga pala ito guys sa paglilinis nitong ganitong isda kasi laging ulam ni na Dugong ang isda. Siyempre itong maliit na kulapong nahuli namin, sabi sa akin ni Dugong, pakawalan na daw namin. Sabi ko sa kanya, sige, tayo rin naman ang uhuli niyan pag lumaki yan.
Tapos ayun guys, gusto ko lang ipakita sa inyo sa part na to yung aming buong mangroves. Ayan, napakalawak nyan guys. Dito sa kabilang dulo, dire-diretso pa yan. Talagang halos maligaw ka dyan pag hindi ka talaga taga rito. Siyempre nandito kami sa Prinsa nung sirang palisdaan, kaya medyo maganda ang view. Tapos ayun, dito na rin nga kami magluluto. Tapos ayun guys, ito nga pala yung mga dinala namin pagluluto. Ang lulutuin nga namin ngayon ay paksiw na isda. Siyempre gumayat muna ako dito ng sibuyas at bawang, tsaka kamatis. Siyempre may dala rin tayong suka para maging maasim, katulad ng mukha ni Dugong. Tapos guys, after ko nga maggayat, sinet ko na itong bagong-bago naming nabili. Ayan, sabi ko nga kay Dugong, first time natin gagamit nito, sana hindi tayo masabugan. Sabi ko kasi kay Dugong, sanay lang kami sa panggatong, kaya medyo nakakapanibago yung mga ganitong ginagamit. Tapos ayun guys, nilagay lang namin dito sa taas yung kaldero, tapos magpapainit na rin kami ng tubig. Iintay lang natin ng ilang minuto bago natin ilagay yung mga ibang samya. Tapos ayun na nga guys, uminit na agad yung tubig, kaya pinalagay ko na agad kay Chef Dugong yung ating mga rekado para maging masarap naman katulad ni Dugong. Grabe guys, tuwang-tuwa talaga si Dugong pag ganito yung mga content namin. Tapos nung kumukulo na yung tubig, sabi ko kay Dugong, isunod na namin yung mga isda para lumasa na agad. Mukhang nakakatakam talaga guys yung niluluto agad ni Dugong. Iba talaga guys pag fresh yung isda, yung kakahuli mo lang, yung walang yelo-yelo o lagay sa rep, yung lulutuin nyo na agad, talaga namang lasang-lasa agad. First time nga lang namin ni Dugong magluluto dito, yung catch and cook. Marami kasing mga nagre-request sa amin guys eh. Kaya doon sa mga followers namin na nag-request nito guys, ayan, panoorin nyo na lang at enjoy nyo yung moment. Parang nandito na rin kayo sa lugar na to. At syempre ayun, pinakulo lang namin, tapos nung maluluto na, nilagay na namin yung suka. Sana nga lang hindi maging kasing asim ng mukha ni Dugong. After nga nun, hinati na agad namin nito ni Dugong, itong baho namin na dalawang araw pa namin hindi nakakain. Siyempre guys, kunti lang yung sa akin at marami yung kay Dugong. Alam nyo naman na malakas kumain niya si Dugong, kaso hindi nga lang nananaba. At ayun nga guys, nakalimutan namin yung pansalok. Pero sabi ni Dugong, matalino daw siya, kaya ito na lang yung ginamit niya, yung salagayan ng tubig namin. Grabe guys, effective nga. Sabi sa akin ni Dugong guys, dito sa part na to, kahit araw-araw daw kaming mag-vlog, basta daw yung content namin iganito, lagi namin kakainin at lulutuin, okay na okay daw sa kanya. Sabi ko naman sa kanya guys, sige, total tayo naman na nanguhuli niyan, eh tayo na rin ang kumain. Tapos ayun na nga guys, panahon na para mag-relax at mag-chillax kami dito ni Dugong. Grabe guys, ang sarap talaga sa pakiramdam ng kumakain dito. Tapos naririnig mo lang yung mga tunog ng ibon. Tapos nasa ganito kagandang tanawin, talagang marerefresh yung utak mo sa mga problema. Kaya nga guys, pa-share at pa-like at pa-follow na rin itong aming page. Tapos nagpapasalamat nga pala kami sa mga nag-share at dun sa mga followers namin dyan. Lagi kayong mag-iingat at God bless sa ating lahat. See you next vlog ulit.